Mga kapatid, dito pa rin po tayo sa ulan at bahang dala ng Bagyong Christine sa Bicol Region. Hirap na po kasi ang mga rescuer na sa Cloloan, ang napakaraming residente na sa front line ng balitang yan, si Brian Basa. Nagsisisigaw ang mga residente sa Barangay Triangulo sa Naga City, Camarines Sur kagabi para humingi ng saklolo. Natrap sila sa mga bahay sa gitna ng lampastaong baha dahil sa walang tigil na ulang dulot ng Bagyong Christine. Sa downtown area naman ng Naga City, halos umabot na sa ikalawang palapag ng mga establisimiento ang baha. Lahat daw ng mga sasakyan sa lugar, inanod na ng tubig. Hanggang ngayon, lubog pa rin sila sa baha. Pati ang isang mall sa Naga City, pinasok na rin ng tubig. Sa kabila nito, bukas daw ang mall para magsilbing pansamantalang evacuation center sa mga apektadong residente. Tuloy-tuloy naman ang rescue operation sa mga natrap na residente sa iba't ibang barangay. Karamihan sa kanila, nasa bubong na ng mga bahay dahil sa taas ng baha. Hindi pa naman mapasok ng rescuers ang Barangay Mabolo dahil masyado na raw itong delikado para sa mga rescuer. Nang hihingi na rin ng tulong si Naga City Mayor Son Legacion. Kailangan daw nila ng mga truck at assets na kayang lumusong sa 3 hanggang 6 na talampakang lalim na baha. Pati si dating Vice President Lenny Robredo nagsabing kailangan nila agad-agad ng pump boats. Ilang oras na raw sa mga bubong ang maraming residente sa Naga City. Hindi na rin daw magamit ang rescue trucks. Nagka-landslide pa sa Ginubatan, Albay, kaya walang madaanan ang mga residente. Sa Owas, Albay, nagsisigawan na rin ang mga residenteng natrap sa baha. Kita rin sa video ang pagragasa ng tubig sa lugar. Naglabas naman ang pahayag ang Bicol Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. Hindi na raw kaya ng mga rescuer na tugunan ang mga nanghihingi ng saklolo, lalo na sa Camarines Sur, Albay at Naga City. Pinapayuhan muna ang mga apektadong residente na maghanap muna ng ligtas na lugar. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Kaugnay pa rin po sa balita na yan, kumustahin po natin ang sitwasyon sa Albay ngayong umaga. Makakausap po natin si Albay PDRRMO Officer Cedric Daep. Magandang umaga po sa inyo, Sir Cedric. Magandang umaga, Angela. Opo, sa ngayon po ba ilang bayan na po ang apektado ng baha dyan po sa area ng Albay? Buong area po ng Albay at ng river channels, 3 cities and 15 municipalities po apektado. Sir, gano'ng karaming residente na po ang tinatayang apektado natin dyan sa Albay? Umaabot tayo ng 5,914 ang residente, family. Umaabot tayo dyan ng mga 17,000 individuals evacuated na partial report tayo. Sir Cedric, ganda umaga po, Andre Felix po. May mga lugar po bang hindi pa rin maabot ng mga rescuer? Meron po, mahirap mag-rescue kasi record-breaking po itong ulan natin. Kung nagkaroon tayo noong 1969 na 484.6 millimeters na rainfall in 24 hours. Ngayon po, yung antecedent rainfall natin umabot ng 540 millimeters. Mas matat po ito sa rinfall ng nangyari sa Northern Tamad. Yes, Sir Cedric, tanong ko lang din po paano po yung mga naging proseso po natin nito pong pagdating ng Bagyong Christine sa inyong lugar. May mga residente po bang hindi lumikas? Kayo po ba agad na nakapagpatupad ng mga mandatory evacuation? Gaano po ba ito na paghandaan ng local government unit? Actually, kahapon pa, 12:30, nag-issue na ng advisory evacuate to be completed not later than 5 o'clock yesterday. Kasi anticipated talaga yung rainfall na dapat by the time na madilim na, wala nang time para mag-evacuate. Kaya lang, mukhang kampante kasi hindi naman nga ito full-fledged ay anitang na bagyo, kundi ano lang ito, tropical storm. Kaya yung iba kampante. Pero pinagbantayan talaga yung ulan na delikado. So, nagkaroon ng rescue operation sa gabi.
hindi kaya dahil baka delikado sa rescuers. Ang ginawa, nung medyo kaya na, itinuloy para maiwasan yung possible cases of hypothermia. Sir, masasabi po ba natin na meron tayong sapat na mga evacuation centers o may mga binhana rin pong evacuation centers, sir? Wala, kasi may criteria kami sa safe evacuation centers. Kompleto tayo, sobra-sobra pa. Walang binaha at saka safe typhoon kasi lahat ng evacuation centers namin dumaan yan sa selection criteria for safe evacuation centers. Sir, narinig niyo po ba kami? Ano pa po yung mga kailangan niyo dyan, sir? Yung mga lugar po na hindi maabot nga ng mga rescuer, ano pa po yung mga kailangan ng mga residente natin dyan sa Albay, sir? In fact, kompleto kami from the Armed Forces of the Philippines, from the contractors, from the Provincial Engineering, DPWH, kompleto kami. Pero kahit na kompleto kami ng heavy equipment, hindi pa rin kaya dahil mas malala ngayon. Yung 2006, meron kami mga casualties because of typhoon remains, 467 mm sa rainfall. Ngayon, mas sinapawan niya pa yung dami ng ulan na bumagsak sa Albay. Sir, may mga na-report na po ba sa inyo na lahar mula po sa Bulkang Mayon? Sa ngayon, expected namin yung lahar pero wala pa kami natatanggap na report. Tungkol doon sa mga other questions sa mga damages or report of yung mga data, ipapasa ko po sa ating officer in charge ng Albay Public Safety and Emergency Management Office, si Engineer Dante McLeod. Right. Sir Cedric, it's too early to tell kung gaano po karami ang pinsala na dala po nitong bagyong Christine. As a matter of fact, hindi pa nga po ito nagla-landfall. Pero can you say that this is the worst na tumama po sa inyong lugar? In terms of rainfall po, yes. In terms of rainfall. Kaya pinaganda ba yung uba, yung flood, flash flood and debris flow, landslide at saka lahar. Pero hindi kami masyado sa storm surge and wind dahil hindi namin nakikita yung threat na yon. Worst in terms of rainfall. Sige po, patuloy po kami makikipag-ugnayan sa inyo tungkol po sa issue na ito. For the meantime, ingat po kayo. Maraming salamat, PDRRMO Officer Cedric Daep. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.